Magandang gabi po. Welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating talakayin yung katanungan po ito ni Ruth, no? Ang kanya pong tanong, yung pong aking asawa na operahan ng 4 na beses, pero bumabalik pa rin. Ano po ba dapat kong gawin? Kung nais po malaman itong kasagutan sa tanong nyo, yung po mga nanonood sa akin, pwede po kayong mag-subscribe kung di pa kayo nag-subscribe sa aking YouTube, sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ganun din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganun din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe. Pakiclick din po yung follow, like, and share. Para maunawaan po natin yung pagkatapos maoperahan, sabi mo pa nga, 4 na beses pa, di ba? Maraming reason bakit bumabalik po yung almoranas kahit na naoperahan ka pa. Maringin ito ay incomplete removal. Yung mga hemorrhoidal tissue, hindi lahat naalis sa panahon ng surgery. Merong naiwan na tissue at pagkatapos lumaki ulit. Kaya yung repeat surgery sa maraming kaso ay dapat tanggalin yung natitirang hemorrhoidal tissue. Ang doktor ay maging maingat, i-consider po yung panganib at benefit ng another surgery. Ngayon, itong underlying cause po ng almoranas, yung constipation at saka yung pag-ire, no? Kaya ngayon, ang almoranas, nasabi ko po, ang isang reason nito, chronic constipation. Yung matigas ang dumi mo, nahirapan mong ilabas, tapos umiiri ka, hirap na hirap kang maglabas ng dumi mo dahil nga sa tigas nito. Ang isang dahilan din nito, yung pagbubuntis. Dahil lumalaki yung baby, nagkakaroon ng pressure sa pelvic veins, sa palibot ng rectum, kaya mataas ang panganib na magkaroon ng almoranas yung babae. O kaya yung sobrang katabaan, yung visceral fat, yung taba dito sa tiyan, yung bilbil, yung bigat nun, nagbibigay ito ng additional pressure dun sa rectal area. Nagko-contribute ito sa development po ng almoranas. Ngayon, habang tayo po'y nagkakaedad, yung supporting tissue sa palibot ng ating rectum, humihina. At saka minsan yung pagbubuhat ng mabibigat, nagkakaroon ng pressure sa abdominal cavity, kaya lumalala po yung almoranas o kaya yung low-fiber diet, kulang kayo ng fiber, tapos tumitigas ang dumi, kaya nagko-constipate ka, nagko-contribute po ito sa almoranas. Kaya yung pag-iri ng matigas na dumi ay nagkakaroon ng pressure dun sa hemorrhoidal tissue, kaya ito'y lumalaki at sumasakit. At kapag constipated ka din, nagkakaroon ito ng pressure dun sa rectum, at lumalala yung almoranas, nagkakaroon ng bleeding, nagpo-prolapse pa din. Ibig sabihin ng prolapse, lumalabas. Kaya napakahalaga ng fiber sa almoranas kasi yung gulay, may fiber yon, lumalambot ang dumi mo kasi yung fiber nag-absorb ng tubig sa bituka. Kaya yung dumi mo lumalambot, madali itong lumabas. At naiwasan yung pag-ire. Kasi pag umiire ka, yung pressure na ganon, isang major risk factor sa almoranas. Ang sample po ng fiber, yung oatmeal. Bawa isang tasa ng nilutong oatmeal, meron yung 4 grams of fiber, nabe-benefit ka dyan. Kasi yung fiber sa oatmeal, nag-absorb ng water sa bituka, kaya lumalambot ang dumi mo, madali itong lumabas. At nare-reduce yung straining during bowel movement. Ang isa rin kasi worsening factor yan sa almoranas. Yung oatmeal, isang source ng complex carbohydrates, nagpo-provide ito ng energy. Low in fat at nakakabusog din.
tumutulong din ang oatmeal sa pagpapayat. Paalala po sa ating vitamin C, napakahalaga nito sa proper functioning ng ating immune system. Pinoprotektahan ng ating katawan mula sa infection dahil tumutulong sa production ng white blood cells. At ito'y tumutulong pandepensa sa germs. Mabilis din gumaling ang sugat mo kung meron kang vitamin C. Tumutulong din ang vitamin C sa pag-absorb ng iron mula sa pagkain. Importante ang iron sa production na ng red blood cells. Ang Super B Complex kasama po ng vitamin C, inumin mo to sa umaga, ay maganda po, magandang combination yan, vitamin Super B Complex, dahil may B1, B2, B3, B7, B9, B12. Ito po yung mga supplement na go-offer ito ng potential impact para mabuhos ang ating energy level. At tumutulong po ito para pagkulang ka sa Super B Complex, madali kang mapagod at mahapo at magandang panlaban sa sakit. Pag pinagsama mo ang Super B Complex at Vitamin C, lumalakas ang ating immune system. Kaya available yan sa Patnubay. Kung gusto yung magpa-deliver, i-chat nyo lang ako. Ang mga gulay tulad ng broccoli at mga sitaw, mga talbos ng kamote, rich in fiber yan. Mayaman yan din sa vitamins, tumutulong din sa digestion at regularity ng pagdumi mo. Yung mga brown rice, maganda kaysa puting kanin. Nagpo-provide ito ng energy at fiber, nakakapagpalambot ito ng dumi. Ang fiber, nagre-regulate ng bowel movement, nagpe-prevent ang constipation. Kasi pag matigas ang dumi mo, magko-constipate ka, magkakaroon ng pressure ito sa almoranas mo, at lumalala yan. Kaya yung fiber at regularity, nakakatulong po yan. Yung nagkakaroon ng bulk at dumi mo, tumutulong para hindi ma-stack sa bituka mo pag kumakain ka ng gulay. Nagpo-promote ito ng regular bowel movement, nagpe-prevent ang constipation, at nagkakaroon ng water absorption. Yung soluble fiber, nag-absorb ito ng tubig sa bituka. Lumalambot ang dumi mo, at naiwasan po yung straining during bowel movement. At saka pag kumakain ka ng gulay, soluble and insoluble fiber. Yung soluble fiber tulad ng saging, papaya, soluble fiber yan. Ito'y pagkain yan ng mga beneficial bacteria sa bituka mo. Kasi meron pong buhay na mikrobyo sa bituka natin. Ang tawag doon, healthy microbiome. Good bacteria yan. Tumutulong sila sa pagre-regulate ng digestion at nagpiprevent ito ng constipation. Kaya magkakain tayo ng mga gulay. Tapos sa isang araw dapat meron tayo 2 tasa ng gulay. Halimbawa, mga sitaw, okra, mga ganon, di ba? Pero pag kumakain ka ng gulay, tulad na sabi ko, may fiber yan. Nagpo-promote ng growth ng beneficial bacteria sa bituka at nagko-contribute sa digestive health, nare-reduce po yung pagtigas ng dumi mo. Kaya i-focus mo yung whole grain tulad ng brown rice, wheat bread, kesa sa white bread. Kasalip na white rice, brown rice, no? At mga prutas at gulay, mga variety of colorful fruits. Halimbawa, avocado, di ba? Ano yan? Violet, di ba? Meron kang strawberry, meron kang papaya, apple, yan. At mga beans at lentils and chickpeas, important source ng fiber yan. Mga nuts, no? Mga seeds, tulad ng munggo, no? Pwedeng yogurt, oatmeal, may extra fiber yan. I-consider mo din yung fiber supplement. Meron din kayong mabibili niyan. Siyempre, importante din magpa-check up sa doktor tungkol sa fiber supplement. Kaya iwasan natin ang constipation. Pag constipated ka, dito nang gagaling yung pabalik-balik na almoranas mo kahit na-operahad ka pa. At merong proper positioning sa toilet. Ang gawin mo lang, ang ideal toilet position
yung squatting position. Nare-relax mo yung pubo-rectalis muscle, inaalaw po na very easing lumabas ang dumi mo. Nagpunta ako ng Hong Kong, pagpasok ko sa CR, walang inodoro. Talagang naka-squat ka. Yung po ang tamang CR, tamang position sa pagdumi. Kasi once na umupo ka, na wala naman toilet bowl, yung sa ano lang talaga, yung talagang naka-squat ka talaga, ito po yung ano, lesser ang straining. Ma-achieve mo ito yung magandang position. Kung naman sa, meron ka namang, ano, meron kang toilet bowl, maglagay ka ng footstool, no? Para ipatong mo yung paa mo doon, para ma-elevate yung knees mo. Ang tamang position para makadumi ka, dapat elevated yung knees mo above the hips, hindi yung nakababa yung tuhod mo. Ipatong mo yung paa mo sa footstool, above your hips, ah. Ito'y para ka rin nagkaroon ng squatting position. Pero talagang tamang position sa pagdumi, squatting position. Eh, dahil nga wala ka naman na ganun, ay ano, basta nasa toilet bowl ka, maglagay ka ng maliit na upuan na papatungan ng paa mo para yung tuhod mo elevated above your hips, no? Yung pong i-consider mo yung squat toilet, ito'y naturally nagpo-promote ng comfortableng effective position sa bowel movement mo. Maraming toilet seat, no? Malaking, makakatulong para ma-achieve mo yung squatting. Kaya nga po, pagka dumudumi ka rin, lean forward, no? While sitting on the toilet, mag-lean ka slightly forward, nakayuko na ganon. Para ma-relax yung abdominal muscle, mag-promote ng easier passage. Para maiwasan mo yung pag-ire, huwag mong puwersahin yung bowel movement mo. Kung nahirapan mong ilabas yung dumi mo, mag-relax ka, itry mo again later. Ang straining ay nakakapagpalala ng almoranas. Kailangan ng relaxation technique. Pwede kang huminga ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, tapos para pag linalabas mo yung hangin, parang ano mo, tinutulak mo yung muscle mo dito sa puson para ma-relax yung bowel movement mo, maiwasan yung straining. Kasi yung deep breathing, nakaka-relax ng muscle sa chan mo at saka sa balakang mo. Madali ka na makadumi ka. Ang deep breathing exercise, gawin mo yan pagka dumudumi ka. Kung matutulog ka sa gabi, bago ka matulog, mag-deep breathing ka, in a comfortable position, close your eyes, inhale through your nose, pasok ang hangin sa ilong, count 1 to 4, and then i-hold mo yung breath mo, count 1 to 7, and then mag-exhale ka sa bibig mo, count 1 to 8. Nulit ko ah, ang tamang breathing exercise para ma-relax yung chan mo, para kinabukasan makadumi ka, pasok ang hangin sa ilong, count 1 to 4. Meron ng hangin sa ilong mo for minute, ba? Mag-count ka ng 1 to 4, di ba? Then, i-hold mo yung breath mo, mag-count ka ng 1 to 8, ay 1 to 7. And then, ilabas mo yung hininga mo slowly through your mouth. Mag-count ka ng 1 to 8. Gawin mo paulit-ulit itong breathing exercise na to 5 to 10 minutes. Paalala po sa lecithin. Ito yung nakakatulong po ito sa pagtanggal ng cholesterol sa katawan at nagpe-prevent ng heart disease at tumutulong para ma-improve ang memory at learning at attention and concentration. Tumutulong din ito para protektahan ng brain para hindi siya ma-damage. Meron din tayong calcium magnesium, pampatibay ito ng buto para sa muscle contraction and relaxation, pang-prevent ng pulikat, at tumutulong din ng calcium at magnesium sa production ng serotonin para ma-relax ang katawan at isip mo, makatulog kang mabuti. At nare-regulate ang production ng melatonin, isang hormone na nagpo-promote ng masarap na tulog,
Kaya yan po'y available sa Patnubay, pwede kayong magpa-deliver. Ang lifestyle factor, tulad po nasabi ko, yung lack of fiber in the diet, yung pagbubuhat ng mabibigat, at saka matagal ang pag-upo, nagko-contribute ito sa pagbabalik ng inyong almoranas kahit na-operahat ka pa. Ina-advise po na meron kang dietary adjustment, meron kang exercise routine, bowel movement para ma-prevent yung further issues. Ang pag-upo sa batsa o plangga ng merong warm water, ito'y temporary relief sa almoranas, no? Basta ano yung benefit po ng pag-upo sa warm water, hindi po mainit ah, warm water, nare-relax yung muscle palibot ng puwet mo at ng iyong tumbong para ma-reduce yung pain at discomfort associated po ng almoranas. At pag-upo mo rin sa plangga ng may warm water, nare-reduce yung inflammation doon sa hemorrhoidal tissue at nag-i-improve yung comfort mo. At para improve mo rin yung hygiene, ang pag-upo sa warm water, pinapanatili yung anal area mo na malinis. Nagpo-promote ito ng healing, nagpo-prevent ang infection. May soothing effect ito. Yung warm water kasi, nagpo-provide ng soothing and calming sensation. And especially, tumutulong ito pagka sa panahon na nag-flare up siya. Iwasan mo yung tight clothing around the rectum, nakakairit pa ito ng almoranas. Kailan po yung loose fitting underwear and clothing ang maganda. Kasi yung kasing tight clothing, nagkakaroon ng friction doon sa almoranas. Nagkukos ito ng irritation at discomfort. Ang loose clothing, ina-allow po yung better airflow, nare-reduce yung friction, at nagpo-promote ng comfort and healing. Kaya yung tight clothing, nagtatrap ito ng moisture sa anal area na nakakarita sa almoranas. Yung loose clothing, inaalaw po sa better ventilation at pinapanatili yung anal area mo na dry. At i-reduce mo yung pressure, yung tight clothing, kasi nagkakaroon ng additional pressure sa almoranas, lumalala pa yan. Kaya ang susuot mo lang loose clothing, para ma-eliminate yung pressure, inaalaw na magkaroon ka ng better blood circulation. Kaya dapat yung underwear mo, yung breathable cotton underwear. Iwasan mo yung synthetic fabric, nagtatrap ito ng moisture. Kailangan po, iwasan nyo po yung mga tight na, ano, na pants at magkakaroon ng constriction sa waist and, at saka sa puwet. Iwasan natin yung tight jeans or leggings. Ang loose fitting shirt and saka dresses, ito yung maganda. Available, itry nyo po yan. Ano? Try nyo yung mag-dress ka na lang or magpalda ka. Iwasan mo yung mahihigpit na pants or short at panty. No? Paalala sa ating crystal oil, ito yung galing sa concentrated plant. Alam mo ako, yung crystal oil, kahit saan dala ko yan. Pag masaktang ulo ko, pahid ko lang. Pagka nahihilo ko, amuyin ko lang. Pagka makakilalamunan ko, pahid ko lang. Pag sumasakit ang tuhod ko, masakit ang balikat ko, anumang masakit na parte ng katawan ko, inahaplas ko lang ng crystal oil. At yung mga baradong ilong, yung naninikip ang dibdib, nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya pag masakit ang balikat mo, at ganun din po, pagka meron kang kabag, bloated ang chin mo, meron kang stomach cramps, para ma-relieve yung nausea and vomiting, pahiran mo lang ng crystal oil. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, tanggal lang kati mo pagka kinagat ka, yung ating, itong ating, ano, crystal oil, no? Ang activated charcoal naman natin, ito po ay meron siyang antibacterial properties, nakakapatay ng mga bakterya sa bituka at nakaka-reduce ng inflammation. Halimbawa po, kayo po ay bloated ang tiyan, masaktan tiyan, naging acidic ka, inom ka lang ng activated charcoal, makakalmante yung tiyan mo, lalo pag nag-LBM ka, nagtataik ka, maganda po yung activated charcoal.
Maganda to sa mga blood na poison ka, na food poison ka, na sobrahan ka ng alak, meron kang drug overdose, inom pa lang activated charcoal. Ito pong nakakatulong para ma-reduce din ang bad breath, yung body odor, dahil nag-absorb ng activated charcoal ng bacteria toxins sa ating bibig. No? Nulit ko po ang iyong gagamitin na underwear, cotton. No? Iwasan ang paggamit ng matatapang na detergent. Maaring makairita yan sa anal area. Gumamit ka lang ng gentle fragrance free detergent sa damit mo at underwear. At magpalit ka ng panty mo magat gabi. At saka kailangan po nito, iwasan mo yung maging pawisin ka para ma-prevent yung moisture, ma-build up sa palibot ng iyong rectum. Ang chronic stress, nagko-contribute yun sa almoranas dahil nga sa constipated ka. Meron tayong gut-brain barrier, yung ating bituka at utak, ito po'y merong koneksyon. Pagka na-stress ka, nasisira yung good bacteria colony mo, pati yung digestive processes mo, nagiging dahilan ng constipation. Kaya inulit ko po, ang constipation, ito'y galing sa stress. Kaya pagka na-stress ka, nagkakaroon ng pressure yan sa almoranas at lumalala ito. Ang stress nagko-contribute sa inflammation throughout the body, including yung hemorrhoidal tissue mo. Kailangan ng relaxation technique, mag-practice ka ng relax, like yoga, meditation, and deep breathing para ma-manage mo yung stress mo. At mag-regular exercise ka din, ito po'y makakatulong para gumalaw ang bituka mo, maiwasan mo yung constipation, di ba? At kailangan po nito, mag-spend time ka sa nature, maaaring maglakad-lakad ka, kaya kita mo yung alon, yung hangin na humahampas sa'yo, malaking tulong yan sa'yo. Kaya yung diet mo, inuulit ko po, rich in fiber, maraming prutas at gulay, mga whole grain para lumambot ang dumi, maiwasan yung straining. Inom ka ng maraming tubig throughout the day, ma-maintain na malambot, at consistency ang dumi mo. Consider mo rin yung fiber supplement, dietary changes, hindi enough, mag-take ka ng supplement. Iwasan mo yung mag-irika, wag kang mag-strain during bowel movement. Pagka nahihirapan kang dumumi, pa-check up ka. I-maintain mo rin yung healthy weight mo, pagka kasi mataba ka, nagkakaroon ng pressure yan sa almoranas mo. Ang mag-regular exercise ka para ma-improve ang blood flow at ang bowel function mo. Kasabay nito, yung pag-upo mo sa plangga, hot seats ba't ang tawag, malaking tulong sa iyo yan. Paalala mo sa ating omega-3 fatty acid, ito po yung nakakaiwasan ng panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation. Mabe-benefit ka dito, nag-improve ang blood flow mo, nare-reduce ang joint pains and inflammation, maganda to sa arthritis, sa rheumatoid arthritis. Ipalam nyo po sa akin ang pangalan nyo at address nyo at cellphone number ninyo kung gusto nyo pong magpa-deliver. At tapos, iti-charge sa nyo ang shipping fee, no? Kaya ngayon, tawagan nyo lang po ako. Ngayon po, dadako tayo sa food for thoughts. Marami pong mga problema na dumarating sa tao, pero kung ikaw ay tapat, ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay ayaw nyo ng mga challenges, takot ka dyan, kasi tandaan mo, hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ay malapit sa mga broken-hearted at saka crushed spirit. Marami po sa atin, maraming problema. Pero ang Diyos is the way, the truth, and the life. Kaya sabi sa Psalms 34, verse 17 to 19, when the righteous cry to help, the Lord heals and delivers them to their trouble. Kaya kung broken-hearted tayo, tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Kaya huwag tayo matakot sa mga heartache challenges. I-focus mo lang ang isip mo sa Panginoon. Ang mga pain, heartache mo, ang sabi niya, manatili ka lang tapat, tayo po ililigtas ng Diyos,
sa ating mga problema. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.